po, Malalenyos. Maraming salamat mga batang Maynila sa mainit na pagsuporta niyo kanina. Sa ating mga lolo't lola, nanay, tatay, ng mga senyo. Ito na po ako, dinimit ko na yung panawagan niyo. I love you. See you. Yormi, may balik ka ba kanina? Ayun, oo nga, meron ako. Okay lang. Happy? Oo, mas mahirap yung ginawa ng tao. Walang chicha, walang toscas, kanya-kanya silang gastos. Yan, sakripisyo ng tao ba, baliwala ito. Yon! Po. Kasama po natin ang congressman ng Distrito 6. Ayan. Congressman Joey Uy. Anyway, Kong, paga pala, sorry. Kaninang umaga, nangyari na yung event na pinakamalaking event sa Your Miss Choice team. Anong masasabi mo at anong nararamdaman mo? Ako, napakasaya. Hindi namin in-expect na ganun. Marami yung tao kanina sa pagpapile ni Your Miss sa kanyang vice. At talagang sobrang dami. So it's beyond expectation? Oo naman. Sobra-sobra. So nakita ko kanina, nakipagbalyakan sa mga tao din eh. Oo, talagang buti na lang, matibay tayo. Dahil kung mahina-hina ka, hindi ka abot doon sa SM. So ito yung congressman na may batang may laban. Hindi, sa dami ng tao, siguro nakikita nyo kanina, nagtutulakan, makamayan si Yorme, si Vice C. E talagang, napaka-kumbaga, iba yung mararamdaman mo. Hindi, unexpected nga. Ako'y natutuwa doon sa big ng tao, makamalik si Yorme. Pero hindi, siyempre, ang Vice C. At kami nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta. Lalo-lalo, yung mga kadistrito namin, sa distrito 6. Sana, ang gawin natin, siyempre, bago natin itaguyod ang Your Miss Choice, ipusal muna tayo, wala kay Your Miss, kay Vice Chief, ganun din po inyong lupod, ako po yung presentante ng Your Miss Choice, kaanim na distrito na Maynila, at sampu po ng aming mga konsyal. Kaya yan ang sabi ko, sa distrito 6, walang ano, diretso po kami mula ulo ng Kusiyal. Kaya ang campaign po namin ay 9-0 sa District 8. Matuli, maraming salamat sa walang sawa niyo po suporta at mainit na pagtanggap. Halina po at sa mga susunod ang panahon. Maraming salamat po sa inyo lahat at muling magandang hapon po. Magandang hapon mga kaibigan, kasama po natin ang ating konsihal sa 6 na simple, walang tulog. Sanay na gumala pag Team Vampire ka rin ba? Konsepar. Team Vampire. Team walang tulugan. Team walang tulugan. Konse, matanong ko lang. Kaninang umaga, may nangyaring isa sa mga historical event, which is Your Miss Choice and also Your Main Vice. Bilang isang Your Miss Choice, anong naramdaman mo nung pagtanggap ng mga tao kanina? Alam mo, nakakagulat at nakaka-proud being a candidate sa Your Miss Choice. Ako, personally, kanina nga, pagkagising ko, na post agad ako sa Facebook na history is coming. Dahil ako naniniwala sa mangyayari na organic talaga, pupunta ang taong bayan, ang lahat ng batang Maynila para suportahan. Sa alam nila, ang karapat-dapat na mamuno at maglingkod yung tama ng ating lungsod muli sa 2025 na si Yormesco Moreno. Isusuportahan nila ng walang bayan, buong malasakit, ng pagmamahal. At nakita naman natin kada baba ni Isko sa bawat lugar, hindi lang sa aming distrito, hindi lang sa distrito 6, hindi sa bawat distrito ng lungsod ng Maynila. Makikitaan natin na kanyang pagiging natural, kanyang pagiging batang lansangan, kitang-kita. Walang pilit, walang script. Scripted. Usang loob. Alam mo yung spontaneous lang at natural na natural. Yun yung mga bagay na talagang tumatak sa isang iskomorin. Ayun. So bilang isang konsehal, as a part of Your Miss Choice, sa part mo, anong bagay na itulong sa'yo?
alam mo, napakalaki ng ambag ng Jose Moreno, lalo sa amin. Kasi yung kapatid ko, alam mo naman, trophy ni Jose Moreno yun. Kasi yung pruweba ni Jose Moreno from councilor to vice mayor at naging mayor. Kasi yung Joel pare yung kapatid ko. Yes. Saksing buhay ako sa impluensya at kaganda ang loob ni Jose Moreno. Kaya kami napunta sa larangan ng Lugubay. At ako, sa totoo lang, inspirasyon ang kwento ni Jose Moreno sa akin. Kasi saksing buhay ako nung nag-officer siya, nung maging vice mayor, nung maging mayor, at muntik pang maging presidente ng Philippines. At yung mga issue na binabato sa kanya, hindi iniwan ni Jose Moreno ang lungsod ng Maynila, kundi nangarap siya na ang kanyang mga nagawa sa lungsod ng Maynila, yung kanyang mga magandang nagawa sa lungsod ng Maynila, ay gawin din sa buong Pilipinas. Yun lamang ang tanging dahilan kung bakit siya tumakbong presidente. At hindi masamang mangarap. Dahil si Jose Moreno ay naisip niya na kung yung kanyang gobyerno ay magagawa sa buong Pilipinas, sa loob ng 3 taon, ang dami niya nagawa. What if kung magiging presidente ko siya? Kaya hindi issue yung iwan-iwan niya. Hindi masama ang mangarap na ikaw, sa sandaling panahon, na iayos mo ang lungsod ng Maynila, pwede naman pala. Eh, nagbaka sakali lang siya sa buong Pilipinas, hindi lang batang Maynila ang kanyang gustong kupkupin, kundi lahat ng batang Pilipino, hindi... Nabigyan ng pagkakaroon. Dahana. O, kolats niya. Kaya balik sa Gedling, ito, hinanap siya ng ating lungsod. Hinanap siya, hindi siya yung mismo ang bumalik, tawag ito, tawag ng sambayanan, tawag ng taong bayan. Eh siguro, may utang si Yorme na kanyang dapat bayaran, bumalik siya eh. Hindi niya tinapos yung termino niya. Ngayon, pagkakataon na bumawi, lingunin ang nagtiwala at sumuporta kay Jose Moreno kung bakit siya naging Jose Moreno. Marapat lang na balikan ni Jose Moreno kung saan siya nagmula. Sa Tondo, sa buong Maynila. Alright, so anyway, mga kaibigan, tagay sa East, alam na this. Inspirasyon po, ang buhay ni San Jose Moreno. Ngayon mga karaniwan, mangarap lang, magpalagpasin ang oportunidad, may magandang mangyayari kung posibilidad ba. At Diyos ang una, God first, taong bayan po. Iba po kasi ang politiko sa public servant. At si Jose Moreno po ay public servant. Nagsiservisyo po ng buong puso. God bless. Alright, mga kaibigan. Maraming salamat po. Alright, mga kaibigan. Magandang hapon po. This is Channel Reds. At kasama po natin nga si Consejero Christian Jui. Uy, ayan. Ng Distrito 6. Distrito 6. Oo. Meron pong bagong distrito. Distrito 7. Kagawa ko lang. Consejero. Ngayong araw, historical event ang nangyari. Is it your first time na nakakita ng ganong klaseng programa? Opo, napakasakit po kanina. Grabe yung ano. Kalina nga ako, puti pa itong sapatos ko. Oo. Oh. Pagulinis. Ngayon, brown na siya. Oo. Sobrang so, daming tao. Tsaka ano, kumbaga parang ang hirap na rin huminga nung paano. Compress kanina. So, nung time na sumama ka kanina, nagkakabanggaan ang tao, nagkakaipitan. So, anong naramdaman mo? Nung... Medyo na nawalan natin ng mali. Nakasikaso. So, anong naramdaman mo dahil ganun yung reaction ng crowd sa nangyayari? Panalo na. Uwi na ba? So, ng pinispasyo. So ayan mga kaibigan, suportahan po natin ang ating mga kaibigan, mga konsehal sa Distrito 6. Ayan, a short interview lang to. So yun, na-updatean natin kung anong kailan nararamdaman sa araw ito. Anyway, God bless you pare. Tuloy-tuloy. Ingat ka. Mag-shoutout? Pwede! Shoutout naman dyan kay Daddy Roms. Yun! Camping. Ayun. Thank you. Ayan, magandang hapon. Consikid Marasigan ng Distrito 6. Ayan. Barangay 62... Barangay 628, ayan sa kayo. So, matanong ko lang, Consejero, kamusta naman ng sitwasyon kaninang umaga at ano ang yung mga nararamdaman sa mga pangyayari ngayong araw na ito? Yung kaninang umaga, medyo hindi ko in-expect
na ganung karami pala ang tao na supporter ng pagtapay ng CEOs ni Leomix Cumorena kasama si Chia Chesa. So, nung nasa parada kayo kanina, nilalakad kayo kanina, papunta sa SM Manila, nung nakita mo yung sitwasyon na yun, first time mo bang na-experience na ganun kagit-gita niyang tao? Actually, talaga first time ko yung ganun parang na tao na kagit-gita. Halos hindi na nga ako kumakabang, natatangay na lang ako ng tao. Nung Agos. Agos ba? Natulokan na. Pero ang ginagawa ko rin, andun lang ako sa lirik ni Durang Leone. Sa rin ako sa sumusupong na kapukong sila masaktan na inaano ko na lang yung katawan na parang kanilang pananggalan. So, ang tanong, may bali ka ba sa katawan ngayon? Wala? Wala naman. Pangyayari ko pa rin ngayon na parang naging parang ang isip ko na gano'ng karami talagang hindi talaga expected. At saka talaga masarap din sa katakot, masarap din sa katawan. At saka sa isipan ko, siyempre, ako isa sa kandidato ng Leomix Cumorena. Tao, dami ang tao yan. Yan din malamang ang magiging suporta ng supporter ng mga Leomix Cumorena. Kabilang na po ako. So, Konsek, na-leap up ka ba? Na-touch ka ba ngayong araw? Oo naman, sobra-sobra akong na-touch ng araw na kanina-kanina. Pangyayari yung suporta na para si Yung ipapapay niya ng si Odi, talagang sobra-sobra akong na-touch. At talagang, hindi ko talaga inipin na ganun karaming tao. Like, so parang nakikita ko dati, nakikita ko na yung mga translasyon ng Nazareno. Ganun lang ang pagkakiba dahil meron ng Nazareno. Ito ay si Yorme Cumorena. So, ano po ba yung gusto sabihin nyo sa ating mga kadistrito? Mga kadistrito sa East, ito po si Kit Marasigan, line up po ng Yorme Choi sa pagkakonsehal. Sana po, tulungan nyo grupo o team ng Yorme Choi. Simula kay Yorme Cumorena, Vice Mayor Siya Congressman Joey Ul, at ang punang kasamahan ko ng mga konsihal na kandidato ng Yorme Choice. Siyempre po, Eve Marasigan, ayun, thank you, Conse. Nice to meet you po. Hapon sa'yo. Anong yung masasabi mo sa nangyari kalinang umaga at anong nararamdaman mo? Magandang hapon sa lahat ng mga fans ni Channel Red. Fans mo rin. Pero dito lang kami, kakatapos lang yung ating pagsusuporta sa filing ni Yorme Cumorena ng Magoso. Ngayon, official na po siya, kandidato sa susunod po na eleksyon. Kaya sobrang natutuwa po kami na overwhelming po yung support para kay Yorme Cumorena. Nakikita niyo naman po, hindi lang po sa iisang vlogger or iisang nagpost lang po, kitang-kita mo multiple people, iba't ibang angulo pa, talagang kitang-kita mo yung dami ng tao at dami ng tao na nagmamahal po sa Yorme ko. Kaya sa mga pumunta po kaninang umaga, maraming salamat po sa suporta ninyo. And para sa mga hindi po nakapunta, ramdam pa rin naman po namin yung suporta po ninyo. Mga kanya-kanya lang kayo kailangan gawin. Pero at the end of the day, alam po namin ang puso nyo para kay Yorme Cumorena, para kay Chi Atienza, and syempre para sa lahat po ng mga Yorme Choice. Yorme Choice, syempre! Yorme Choice! A message sa kalistrito mo? Isang message lang, of course, sa aking mga minamahal na mga taga 3rd District. Ang inyong lingkod, si Tol Zarcal, ay nandito po lagi. Kasama ko po si Apo Nieto at lahat ng ating mga konsihal na susubok ko mag-a-apply po bilang konsihal sa District ng Maynila. Kaya kapag magkita-kita po tayo, matihan lang po tayo at sana mag-iingat po kayo lagi. And I hope to see you soon. And as always, God first po tayo. Alright, thank you. Kapag makibigin kasama natin si Doc Mercado, isa sa mga konsihal po natin sa Distrito sa East. Ayan. Doc, ano po ba yung nararamdaman nyo at ano po yung masasabi nyo sa nangyari ngayong umaga? Actually, nakakapangilabot ang nakikita nating
suporta ng mga tao. Napaka-organic. Mm. Hindi po natin yan binayaran. Wala tayong in-offer sa kanila. Ngunit talagang sila ang pusang pumunta at sobrang dami. Actually, hindi ako nakaranas nung panahon ng Nazareno. Mm. Pero ngayong time na to, parang akong nag-Nazareno, ganun daw yung Nazareno. Kulang na lang panyo, no? Opo, kulang na lang yung habulin mo yung panyo, yung lubid. Mm. Ang dami ng tao. So, ang feeling ko talaga, this is it. Yan na yan. Mm. Yan na po yan. Talagang nakikita ko ang panalo ng Your Best Choice. Opo, at especially yung ating mahal na mayor. Yeah. So, siyempre dapat sa Distrito 6, supportado din. Yes, opo, diba? Lahat. Sigurado naman po na ang Distrito 6 ay nakasupport sa ating mahal na Yorme at sa buong grupo. Yes. And congratulations din sa'yo dahil nakapag-file ka na rin. Thank you. Congratulations. Thank you po. Nakatapos po ako ng papile kanina. Mm-hmm. Mas early po akong nag-file kay Yorme. Mm-hmm. So, salamat sa Panginoon. Tapos na. Last day. Mm-hmm. Sabi nga sa Punsoy, number 8. So, swerte. Swerte. Okay, thank you. So, any message po sa mga kadistrito nyo? Of course, sana huwag, although malayo pa, sana hindi magbago ang glamour. From 1 to 6 district, patuloy tayong maging mainit at patuloy tayong magkaisa para sa ating mahal na Yorme at sa buong grupo ng Yorme's Choice. Ayun, thank you po, Doc. Ayan, magandang hapon sa inyo. Ingat ka. Thank you. Magandang hapon po, this is Charles Reds again. At kasama po natin ang isa sa mga mahal na mahal ng ating konsehal, Kid Marasigan. Ayan. Pakilala ka, Doktora. Hello po. Ako po si Dr. Sha Marasigan. Mm-hmm. Alam po ako si konsehal Kid Marasigan. Ayan. So, Doktora, meron akong tanong. Kaninang umaga, may nangyaring isang event na filing ni Yorme. So, nakita mo yung sitwasyon at nandun kami sa sitwasyon. Ano ang masasabi mo doon? Sobrang dami po ng tao doon na hindi na nga po, sabi nga po nila hindi na mahulog ang karayo. Sobrang nakakila po. Tsaka kahit po nakakapag, sobrang saya po. And ramdam na ramdam yung suporta ng mga tao. Ayun. So, in your life, hindi ka naman politician eh, di ba? Normal citizen. Na-experience mo ba? First kagawad, yes, oo nga pala. Oo. Pero I mean, in your part as political thingy, so, na-experience mo ba yung ganun? Hindi po ganun, pero parang ganun din sa barangay lang. Barangay aspect, kapag mo nagka-campaign sila. Pero yung ganun karami, ngayon lang. Ayun. So anyway, thank you. God bless you. Nakalimutan ko pala, first kagawad ka pala. Naalala ko ho. Sorry, kasi hindi ko nalabas. Nakalimutan ko na eh. Sa dami ko na nakausap. But anyway, nice to meet you. And I hope wala kang bali sa katawan ngayon. Wala naman. Wala naman. That's good. Gusto mo bukas ulit? Kaya ba? Anyway, anong gusto mo sabihin sa ating mga kababayan from District 6? Ano po, supportahan niyo po yung Gordon Shorts at lalo-lalo na po, pagbabalik po ni York. Si Papa mo, si... Supportahan na rin po sana si Suntubi Consul Kid Marasigan sa District. Alright, thank you. See you. Yesterday. Kahapon may nilakad ka, di ako nakasama. Kasi I thought, papunta ka sa private. Oo, so hindi ko na sinamahan. Punta kami sa... Dagat. Yeah. Kami binisita ka sa Osma, pero bago... At punta kayo na, babe. Tapos itawagan ako ni Jeng, tinatang ako. So anyway, Vice Che, merong nangyaring event today, which is historical. Napakalalim ito eh. Na nakita ko yung sitwasyon. For me as a vlogger, parang nagulat ako sa mga pangyayari. Gusto ko malaman yung part mo. Anong masasabi mo? Ako tingin ko, yan ang sigaw ng mga Manileno. Diba? Pag kumita tayo sa bawat distrito, bawat barangay, bawat sugo, meaning nila bumalik na sa sugo. So yung kaninang nangyari, dato sa show of support, sila po may nila sa gusto nilang pagbabalik. And naniniwala ko, yung akibat ng sigaw nila na bumalik na si Yorme, may kasama doon na sana bumalik na yung mga servisyong na ramdaman nila ng panahon. Kaya makikita natin baka sa mga mukha ng mga pumunta kanina, talagang may excitement, may kahit pa paano nabuhayan sila ng pag-asa, alam nila meron yung tama nila.
And anyway, they're shouting your name also kanina. Dami ko narinig kanina. Well, alam niyo ako naman, talaga naman kaya ako sumama wala sa Yorme. Nandito ako to support him 100%. So, balang araw, bibigyan ko tayo ng posisyon ng Panginoon at makasama ko si Yorme. Two joints! But anyway, ito yung pinaka... Nakakaasa sila na yung mga na-miss nila, yun ang ibabalik natin. Kanina nakita ko sitwasyon mo, as in. Kino? Oh, nakita ko, nakita ko na video kanina eh. Alam mo yung isda, nagkakagilap ng hangin. Kasi ang nipis ng hangin kanina. Oo, sobrang nipis ng hangin. Pero beautiful pa rin kahit manipis yung hangin. Well, hindi, kahit na manipis ang hangin, ang naisip ko nung mga panahon, talagang grateful kami sa lahat ng to show their support. Kasi alam ng lahat, pumunta sila out of their own decision to be there. Voluntarily, I was there too. I was there. I mean, even from Canada. Yes, I was there. I was there voluntarily, but I was shocked. People were just coming from every corner of the stone. I was there. I was doing my blog, but I couldn't. Internet is bad. Actually, if you the overwhelming yeah, for the next time. Kasama na pagpunta nila dito kasama pag-asa. They can bank on it. We will be there to give them. Yun yung tinatawag na. Thank you all. Yes. Thank you. And ikaw rin nakita kita eh. Nag-aagawin na. Nakita mo? Hininga ka na nga eh. Nakita mo siya? Sa liit niyan? Sa itim niyan? Nakita mo pa rin? Ganun talaga. Pero enjoy. Eh, yes. So. And marami tayo yung makita mo lang na baka sa mukha. Kasi yan. Especially mga lolo at lola. Number one. Oh. Grabe yung init, but number one. Hindi kayo iniwan. Actually, nag-worry ako for them kasi nga ang init, tapos ang sikip. Pero tinitingnan ko sila, parang mas nabuhay yung pagkama sa kanila. I was just walking, kinakilabutan ako. Then Yomi came and you guys came. It's a sweet moment. It's like Edsa. It's like Edsa. And I was there during it's like Edsa. I was there. I wasn't even here, but I saw in a TV. I was young. You're right. I was young then. You're right. I was young. Felt like Edsa. Well, anyway, thank you again. Abangan natin ang sakit ng katawan ni Vice Jetens. Vice Jet, thank you. I love you all the time. Two joints. When did that happen? How did it happen? Because in the first place, it was your brother first. Yeah, but then he got an appointed as Department of Agriculture. I'm not sure, but he got a position. So and then turned down. He turned it down, and then Yorme asked for me, and I told him I have to pray first. Not came attention. He would go for the animals. He would go for the animals. He would go for the animals, of course. But I had to ask for time to really pray and to let this idea simmer in. And you know what Yorme said every time? May I want you. But I made this decision, not thinking of myself. I made this decision because I really saw the call of the people for Yorme. And I realized if he is asking me to support him and to help him, then I will support him. That's the reason why.